Yo, what's up mga katipid? My name is Christian D. Abrasha, I'm 22 years old, your katipid and traveling. Today's topic mga katipid, as you can see in our title, we're going to review a vlogging phone I am using over 3 months. Itatakal natin dito, first, ano nga ba yung unit na ginagamit ko? Second, saan ko siya nabili? Third, magkano ko siya nabili? Fourth, specification niya. And fifth, magbibigay ako ng sample shot. And sixth, my own comment kung maganda ba siya bilang budget vlogging phone. Disclaimer lang before we start mga katipid. First, this video is not sponsored by anyone. Second, I am not a professional tech reviewer. Third, hindi to unboxing, kundi i-review lang natin yung vlogging phone na ginagamit ko for over 3 months. So, let's get started. First, ano nga ba yung unit? Nakalagay na rin dyan sa title mga katipid na yung unit is Xiaomi Redmi Note 7. This phone was released way back March 2019 yata, kung hindi lang ako nagkakamali. At ito siya. Ito yung unit, yung Xiaomi Redmi Note 7. Saan ko siya nabili at magkano ko siya nabili? Nabili ko siya sa Lazada. Yes, sa Lazada ko siya nabili noong December 12, 2019 during Lazada's 12/12 Grand Sale. At yung original price ng phone na to is 8,999. But nag-sale siya sa Lazada at nabili ko siya ng 7,495 kasama na doon yung shipping fee. And third, yung specification. So, I have here a variant of black. As far as I know, dalawa yung variant nito at di ko alam yung isa. Pero meron ako ditong variant na black. 4GB RAM plus 64GB internal storage. Ito yung front niya and back, makikita mo yung fingerprint scanner and 48 plus 5 megapixel camera. And then yung front niya is 13 megapixel camera. Sa right side niya makikita mo yung button ng volume and power. Sa baba, saksakan ng charger na USB Type-C. At goods yun kasi USB Type-C siya. And then sa taas, yung 3.5mm earphone jack. Yung size niya, 6.3 dot drop display. Yung processor niya is Qualcomm Snapdragon 660 octa-core processor and its battery is 4000 mAh. And in terms of its video, it can shoot 1080p 60 frames per second or 30 frames per second and has a slow motion of 180p slow motion at di ko alam kung anong pinagsasabi ko sa mga yon. Insert ko na lang yung sample shot. Yo! What's up mga kapatipid? Welcome back! At ito nga, ginagamit ko na yung camera ng Xiaomi Redmi Note 7 at naka-front camera tayo. At ito yung video quality na napoproduce niya. Katulad ng ibang vlogging phone, ganito din yung napoproduce niya. At 13 megapixel, patas na rin. Color, medyo darken pero at least pinapakita niya yung totoong kulay. Ngayon mga kapatipid, insert ko naman yung video clip ng rear camera ng Xiaomi Redmi Note 7. So ay nga mga katipid, nakita nyo na yung quality ng video ng Xiaomi kapag ginagamit itong front camera at yung rear camera niya for vlogging. So grab ko na rin tong opportunity mga katipid para explain yung mga basic function ng Xiaomi sa photography naman. In terms of photography, meron tong mga basic na function, di ko alam kung anong tawag doon, na makikita nyo rin sa ibang phone katulad ng standard, yung portrait mode. Yes, may portrait mode siya. Meron din siyang night photography, kung hindi ako nagkakamali, basta night photography, at meron siyang pro mode. Now it's time to my comment. Sa design niya, maganda. Nagustuhan ko lalo na yung tinatawag nilang ano ba ito? Radiant glass black finish. Kasi parang pwede ka nang manalamin talaga, oh. Ang ganda.
The only downside is pag binili mo siya, wala siyang kasamang pre-tempered glass. Kaya yung camera niya prone to scratches, pati yung screen niya. Kaya agad-agad akong bumili ng tempered glass para sa screen and camera. Pati yung camera nito may tempered glass para protektado. In terms naman sa camera, kung nagustuhan ko ba siya, unahin natin yung photography. Yung photography niya, since it can shoot 48 megapixel, may panglaban na talaga. Lalo na yung ano niya, yung portrait mode, panglaban na sa iPhone. Para sa akin ha, hindi ko sinasabing legit to, pero para sa akin, na-experience ko para sa akin in terms of its photography, yung portrait mode niya at saka yung pro mode niya, pwede mo nang panlaban sa iPhone. Yung video naman, sabi pala ng Xiaomi, meron tong video stabilization. Pero, pag ginagamit ko to and I am not using a gimbal, makikita mo talaga na shaky yung video. Kahit gano'ng kasoap mo i-shoot yung video, makikita mo yung pagka-shaky niya parang sa mga normal phone. For its price, tingin ko panalo na ito siya na gamiting vlogging phone. Kasi nga, yung likod niya 48 megapixel at yung harap niya 13 megapixel, pwede na rin yun kung nagsisimula ka pa lang. At saka, pag nagsisimula ka naman mag-YouTube, hindi mo naman kailangan talaga ng camera agad. Pwede ka namang mag-vlog gamit yung phone mo as long as yung phone mo capable. Kung tatanungin niyo ako, ano yung pinaka nag-trigger sa akin na bilhin tong phone na to, di ko alam. Kasi wala naman akong alam sa phone. Ang naastigan lang kasi ako sa kanya, 48 plus 5 megapixel yung camera niya, yung rear camera niya. Kaya, yun yung dahilan kaya binili ko siya. Tapos, nung nag-sale pa siya sa Lazada, bumagsak siya ng 7,495. Kaya, grinab ko na agad yung opportunity na bilhin to. Other than that, wala na akong alam. Yun nga mga katipid, at dito na natatapos yung review natin sa Xiaomi Redmi Note 7 as a vlogging phone. At ayun, I hope nakatulong sa inyo itong walang kakwentang-kwentang review na ginawa ko. And if you like this video and you find it helpful, I hope you subscribe to my channel. Hit that notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. And see you to our vlog na lang kasi hindi tayo maka-travel ngayon kasi may quarantine. See you mga tipid. Bye-bye! Hindi ko lingku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 lingk